Ngayon, meron tayong mga balitang tiyak na magpapabilis ng ating tibok ng puso at magpapalawak ng ating isipan. Malalim na paglalakbay ang ating sasalihan ngayon. Pag-usapan natin ang matagumpay na firing ng Exocet MM40B3C missile mula sa French Navy. Ang missile na ito ay pangunahing halimbawa ng kapangyarihan ng ating mga barko ngayon at ito'y napatunayan ito sa labas ng baybay ng DGA Missile Test Center. Talagang nakakapangilabot na eksena. Ngayon, isipin natin sandali na ang Philippine Navy ay magkaroon ng ganitong kamanghamanghang armas. Grabe, ito'y talagang magbabago ng laro. Ang Exocet MM40B3C ay hindi ordinaryong missile. Ito ang pinakabagong henerasyon ng kilalang Exocet family at ito'y pinaplano para maging bahagi sa iba't ibang uri ng mga plataporma. Ano ba ang nagpapagiba sa Exocet MM40B3C mula sa mga nauna nito? Ito ang sasabihin ko mga bro. Ang missile na ito ay isang puwersa na dapat katakutan dahil kayang isama ito sa mga barko sa karagatan, mga submarine, mabilis na mga jets, helicopters, at coastal batteries. Talagang pambihirang pagiging versatile. Pero hindi doon nagtatapos ang lahat. Ang Exocet MM40B3C ay nagdadala ng mataas na antas ng presisayon at panganib. Sa pamamagitan ng mga pinakabagong sistemang gabay at teknolohiya, kayang matiyak ng missile na ito ang pagsalakay at pagkawasak sa mga kalaban ng mga sasakyang pandagat mula sa malalayong distansya. Talagang bullseye sa bawat pagkakataon. Isipin natin ang Philippine Navy na armado ng ganitong malakas na armas. Ito'y magpapalakas sa ating kakayahan sa karagatan, magpapalakas sa ating depensa, at magbibigay sa atin ng isang malaking bentahe sa rehiyon. Sa Exocet MM40B3C sa ating disposisyon, tayo'y magiging isang puwersang dapat katakutin, nagtatanggol sa ating mga karagatan ng may walang kapantay na lakas. Kaya't mga bro, mangarap tayo at isipin ang isang hinaharap kung saan ang Philippine Navy ay magkakaroon ng Exocet MM40B3C. Ito'y isang tunay na pagbabago na magpapataas ng ating kakayahan sa karagatan at magtitiyak ng ating mga interes. Ang dagat ay magiging ating teritoryo at tayo'y magiging matatag sa gitna ng mga kapangyarihang pandagat sa mundo.